Hello, future criminologists. Welcome back to the channel. My name is Abbas Makadatar and we are here to share for you to learn and succeed. Sa video na to, pag-uusapan natin ang isang skill na kailangan mong i-master, especially kung ikaw ay estudyante. At ito ay ang tinatawag na self-discipline o disiplina sa sarili. Ang self-discipline ay applicable sa lahat ng aspeto ng ating buhay at para ikaw ay mag-succeed sa anumang bagay, kailangan mo ng self-discipline. Ano nga ba ang self-discipline? Self-discipline means self-control. It is the ability to avoid anything that could lead to negative consequences. Sa madaling sabi, ang self-discipline ay ang pag-iwas sa lahat ng bagay na makakasama sa iyo. At kasama rin dyan ay yung paggawa sa lahat ng bagay na kailangan mong gawin para ikaw ay mag-succeed. Gaano nga ba kaimportante ang self-discipline? Sabi ni philosopher Plato, "The first and the greatest victory is to conquer yourself." The truth is, for most of us, ang kalaban natin ay ang ating mga sarili. At pag natalo natin ang ating mga sarili, walang dudang tayo ay magsasucceed sa kahit anumang ating hangarin. If you win the battle against yourself, you will win all other battles. The question is, paano nga ba natin mai-practice ang self-discipline? Bibigyan ko kayo ng tatlong bagay para mai-practice nyo ang self-discipline. Number one, the first thing in the morning, what you have to do is to make your bed. Yes, pagising mo sa umaga, ayusin mo ang iyong higaan. Sabi ni Admiral McRaven, "If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed, you will accomplish the first task of the day. And it will give you a sense of pride and it will encourage you to do another and another. And that one task will turn into many completed tasks." So, first thing in the morning, make your bed. Why make your bed? Very simple. You cannot accomplish big things if you cannot accomplish the small ones. Pangalawa na dapat mong gawin para i-master ang self-discipline ay gumamit ka ng to-do list every day. So pagising mo sa umaga, naligpit mo na ang iyong higaan, isulat mo ang lahat ng mga gagawin mo sa araw na 'yon. Kung estudyante ka, isulat mo yung mga subjects na kailangan mong aralin o kung ano yung mga subjects na meron kayong assignments. At pag sinulat mo 'yan, marirealize mo na wala kang oras sa ibang bagay na hindi naman importante. In that way also, you will prioritize your readings or your assignments. So, para magdisiplina mo ang sarili mo, isulat mo ang lahat ng mga gagawin mo every single day. Ang pangatlo para ma-master ang self-discipline is to remove bad habits, temptations, and distractions. How can you remove that? Very simple. Just say no. First, say no to yourself kapag naiisip mong gawin yung mga bad habits at yung mga nakaka-distract
o mga distractions. At say no kapag yayayain ka ng mga kabarkada mo. In that way, may iwasan mo yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng negative consequences, which is the very definition of self-discipline. Let's say you have the bad habit of drinking and smoking. The best thing to do is to say no. You quit, and you quit now, not tomorrow. So that's it, future criminologist. But I want to end with a quote by Jim Rohn. He said, "Discipline is the bridge between goals and accomplishment." Hanggang sa muli, magkita po tayo sa aming mga susunod na video.